None of them vloggers. The vloggers are. None of vloggers. Vloggers wanna be. Kaya lang, hindi kami naka uniform lang bis. Next time. Next time rin kami dyan. Si Boss Vic, oh. Boss Vic. Tara, Boss Vic. Followers din ako ni Boss Vic. Wait lang natin siya. Ayan na pala siya. Ayun na guys, nandito siya, no? Si Colonel Busita. Antayin natin kung anong speech ni Colonel Busita. Si alam ko may party list siya na ano eh, na sinasolong. Ayun, one rider ang party list ni Colonel Busita. Ayun na si Colonel Busita. Dito syempre sa event ni Beast. And again, syempre nandito rin si Colonel Busita, of course, na alam nyo, nakita nyo na, so rider party list, so syempre mag-support din natin siya this competition. And syempre, may parting words of wisdom na isa-share sa atin si Colonel Busita since he's founder of the Riders Party. And isa rin so para sa iyo itong message niya. So, hello. Boss Tambelo. Ma'am or Madam? Mrs. O, anong itawag natin kay Ma'am Maria? Boss M. Kung meron tayong Boss R, meron tayong Boss A. And Boss M. Okay. Sa lahat po ng nandito ngayon, good morning po. Good morning. And of course, katulad niyo, wala naman ako dapat dito kung wala si Boss R and Boss A, no? At kilala naman ninyo sila. So, in behalf of Rider Safety Advocates of the Philippines and One Rider Party List, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Boss R ng B-Star, no? At palakpakan po natin. And of course, yung kanila pong napakagandang product, Extreme One. B-Star. Extreme One and B-Star. Kasi po, siyempre ako tulad ninyo, riders, katulad ninyo, riders, and naman po ay at the same time, advocate. Kaya hindi madali na i-promote natin yung Extreme One kung wala po akong personal knowledge about yung quality nito. No? Kaya po, para sa akin, ito, Extreme One, lalo na po yung tire inflator. Gustong-gusto ko yan. At alam ko, magugustuhan nyo. Why? Twice ko na po na na-experience, hindi man ako, pero yung kasama ko. Yung pong Extreme One tire inflator, may kasama kong big biker din. Na-flat yung gulong niya. Then, ginamit po namin yon. Talagang, in few minutes, after few minutes, yung flat tire, okay na agad. It's around 36 PSI. And actually, rider, alam natin, kahit around 15 or 20 PSI, kaya natin itakbo. Of course, hindi advisable. But using Extreme Tire Inflator, ang bilis niya, 36 PSI agad. So, kaya po, ayaw ah. Alam ko na. Madam M. Boss. Kasi nawawala ang focus nyo doon sa tarpaulin. Ayaw ah. Huwag tayo magplastikan. Sino plastik dito? Hindi natin naiarin siya. Kasi kung ako lang ang masusunod, ladies, mamaya na kayo. Please. Di ba? Ah, dito na lang. Dito na lang. Marami kayo, yan lang. Napakasama bro, yan lang ang pag-aawalan ninyo. So again, ulitin ko lang. Hindi ang Rider Safety Advocates of the Philippines ASAP at One Rider Party List. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Boss R
ng B-Star and Extreme One. Dahil hindi lamang nagpo-provide siya ng magandang produkto sa akin at sa inyo, especially sa mga vloggers, but sa riding community. Katulad po ng nasabi ko kanina, bilang isang rider, bilang isang advocate, napakahirap magsalita para i-endorse o i-promote ang isang produkto na wala kang personal experience or personal knowledge. Kaya po, ako po ay may lakas na loob na sabihin na maganda ang quality ng B-Star and Extreme One product. Motor ni Juan. Palakpakan po natin si Boss R. Katabi ko at gustong magpa-picture kami, parang nai-stress ako. Why? Ayaw na ayaw kong may gwapo na katabi. Gusto ko pag nag-picture, medyo lamang ako ng konti. Kaya mabuti na lang, ini-implement ng IATF itong face mask. Na medyo nanyo-neutralize yung kagwapuha ng mga katabi ko, no? So again, bilang isang alam niya naman na ako po ay paporma-porma lang, pero ang totoo po, nagmula ako sa mahirap na pamilya at hanggang ngayon naman po, hindi po ako big time. Medyo may kaunti lang negosyo and retired colonel. Kaya kahit papano, maganda ang motorsiklo at nakakaporma. But generally, hindi po ako mayaman, no? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Kaya bilang isang kandidato sa... By the way, hindi na ako makasuhan, ano? Effective today. Tama ba? Tama ba? Yeah. Anyway, kung magkakaso ako, B-Star and Extreme One and Jelly Helmet will provide lawyers for it. Nalarma lang ako, baka madali ako ng violation, no, na ini-implement ng COMELEC. So, anyway, thanks God dahil safe na tayo magsalita ngayon. So, again sir, Boss R, maraming salamat. And of course, sa Jilly Helmet. Jilly, gusto nyo bang turo ako silang dalawa naman paru-paru, Jilly? Itong malukit, boss. Sa Mindanao pa ako, natutong magparo-paro, G. Ang maganda lang, sayaw lang yon. Hindi pa bumigay yung puso ko. No, paro-paro, G. So, sa Jilly Helmet, sir, Boss A, maraming salamat. And nandyan si, ayaw kong sabing Maria kasi parang 1970s ang nagpa-flashback sa akin. Sabi nga ba, dating ano lang Espanyol yan. Tayo ka dito, ma'am. No? Espanyol. And sa ating mga riders, napakahalaga po ng helmet. No? Hindi lamang safety. Kasi lahat naman ng helmet, okay eh, when it comes to safety. Pero siyempre, yung comfortability. No? Yung relax ka. So yun, at gumagamit din po kami ng, ginagamit po namin Jilly Helmet. So yun po, maraming salamat sa opportunity na nakaharap ko po itong mga vloggers. Sir, and sir, ma'am, salamat sa opportunity dahil bilang isang advocate na nakikibaka para sa hanay ng mga motorista. Napakagandang opportunity po at dahil malaki ang may tutulong ng ating mga kapatid na vloggers. So, Boss R, Boss A, gusto ko lang samantalain yung opportunity na ibinigay po ninyo. Gusto ko mag-explain sa mga kapatid nating vloggers at kung may tanong po kayo, ay sasagutin ko po. Mabilisan lang, gusto ko po mangiti sa inyo. Nag-start po ang advocacy na rin since 2006. Nung ako po ay na-assign sa PNP Highway Patrol Group. Nakita ko po thousands Pilipino ang namamatay sa road crashes. Unfortunately, hindi ito nabibigyan ng proper attention. Kaya po, since then, nagkakandak po tayo ng pre-road safety seminar. And alam ko po, dahil more than 60% ng mga namamatay tatay-nanay, alam ko po, kung hindi po natin i-address to,
maraming pamilyang lalong naghihirap, particular ang mga namamatayan ng tatay o nanay. At siyempre, sa isang ordinaryong pamilya, boss, pag namatay ang tatay o nanay, nasasakripisyo po ang kinabukasan ng mga bata. Of course, hindi ko naman sinasabing lahat, pero nalalagay sa peligro. And since then, nung 2006 pa po hanggang ngayon, talamak talaga yung pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. And vloggers, kung marirecall po ninyo, honestly, one time nagsalita ako, hindi ako tatakbo sa politika. Nabanggit ko po yan. And katulad ninyo, sometimes nagkakamali tayo ng desisyon. Tatanggapin ko kung batuhin ako na bakit sinabi ko yon, hindi ko ginawa. Bakit po? Dumating sa punto na minuto, araw-araw, gabi-gabi, may tumatawag sa akin, biktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Ano po ang nagtulak sa akin? Na-realize ko po, lalo na nitong nagkakaso ko, na-realize ko, pagtanda ko pala at wala na akong kakayahan, tapos na ang ating advokasya. Patensya po kung mali ako, wala po akong alam na papalit sa akin na makikipag-away o pagtatanggol ang mga motorist ng na-abuso. Yun po ang nagtulak sa akin para mag-desisyon na maging nominado sa One Rider Party. Ito na papasama siya. Ang tanong po kayo po, bakit po kayo di ginawang pagsulok yung gulo? Oo nga. Yung? Alam mo, engineer ako. Ano po saan? Opo. Pero, batas na po pwede nyo iahin sa Kongreso na para magbe-benefit sa mga riders na kagaya namin, na mga mahihirap na riders. Kasi napansin namin, mga mayayaman riders hindi naman sinisita sa mga checkpoints. Mga big bikes hindi naman masyado sinisita. Ang laging sinisita ay mga underbone at saka yung mga scooter. Scooter type na mga maliliit. So ano po ba ang unang-unang batas na po pwede nyo since advocate po kayo ng Kanina nabanggit ko bro, no? Hindi po kasi siya nakikinig. Napakinggan niya. Nabanggit ko at alam nyo, napakarami ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Okay? So marami yan, maraming problema. At yun ay bibigyan natin ng attention base doon sa bawat problema. Pero sa ngayon, kung mapapansin mo, ang pangunahing problema is... Kaya ko nga. Hindi ko, gusto ko lang paano i-deliver. Kung pagtingnan po ninyo yung general situation ko, pag ikaw ay rider at ako'y police o enforcer, alam mo na mali ang ginagawa ko kapag nag-reasonal ka, pinaliwanag mong side mo, arrogant. Parang inaalisan ka na ng karapatan. Nagagalit pa po kayo, di ba, pag nagpaliwanag kami? Oo. And, arrogant agad i-charge sa'yo. Tapos sabihin, dadagdagan ko mga violation. Tapos sasabihin po, doon ko magreklamo sa opisina. Yun. I-contest mo na lang. Wala namang problema, i-contest mo na lang. So, yung sabing i-contest na lang para may due process, pasensya po ha. Ulitin ko, pasensya kung mali ako. Pero sa sarili kong pananaw, ito ay isang malaking kalokohan lamang. Why? Mag-contest ka kapatid, absent ka. Sayang oras. Mag-schedule ng hearing, absent ka. Kapapila. Release ng resolution, absent ka. Hindi ka naman manager. So definitely 2 hours, 1 hour, absent, automatic, absent ka. So kung 500 per day ang sweldo mo, that is 1,005. Siyempre yung abala, stress, lahat na presyohan mo. Halimbawa 500, that is 2,000. Ang inilaban mo na ayaw mong magbayad is 500.
pag nanalo ka sa contest, cancel ang huli. Pababayaran ba sa'yo yung danyos? Hindi. Di talo ka ng 2,000. Pinapanagot ba ang nagkasala? Hindi. So definitely talo ka. Bakit nangyayari yon? Sapagkat nangyayari yon dahil hindi nabibigyan ng tamang attention ang mga tiwali at abusado. Ano yon? Dapat siya panagutin sa danyos at bigyan ng kaukulang parusa. Either suspension or depende kung anong maisunod natin record batas. Sa madaling salita, yung mga tiwali at abusado, bibigyan natin ng sanction. Sanction. Ibig sabihin, magsusulong tayo ng batas na susupil sa mga ito. At syempre kapatid, katulad ng nabanggit ko, kahit may batas, hindi naman may patupad, wala ding silbi. Kaya pag nakapagsulong tayo ng batas na katulad nito, maglalaan tayo ng sariling pera para kapatid, pag mali ang uli sa'yo, hindi tayo mayaman, ibigyan kita ng pera pang multa para makumpleto, may resibo, at magpo-provide ako ng lawyer para sa'yo. Kasi ikaw naman, syempre, hindi kita hinahamak. Kung wala kang lawyer, medyo mabubuli ka pa. Sobra po. Sobra. Diba? Pero kung mag-provide tayo ng lawyer para sa'yo, masusupil yung mga tiwali at abusado. In fact, hindi naman kinukonsente ng PNP and ng LGUs yung mga tiwali. Kaya lang, dapat tayo sa hanay natin, bantayan din natin yung ating hanay. Hindi natin pwedeng iasa sa kanila. Okay? So, yun, yung nabanggit ko sa iyo kapatid, sa tanong mo ay isa lamang yon sa mga bibigyan natin ng attention. Kasi sa totoo lang, napakaraming problema yung sa towing. Yung signages, huhulihin ka, wala namang corresponding signages. So, napakadami kapatid. Pag yan ay binigyan kita ng listahan, paabot tayo ng... Bukas na tayo mag... Sige, again, maraming salamat po, Colonel Busita, ng One Rider. Maraming salamat, kapatid. Sir, last na lang, may send by. Yes, brother. Okay. I-contend. Oo, contend. Miles! Like Miles! Ayan. Ang haba-haba, ano. Pero may laman yung mga sinasabi ni Colonel Busita. Miles! Sana matulungan yung... Dala motor? Supportan natin yung ano niya, abukas niya. Shoutout po sa ating kaibigan, July Vlogger. Isa po sa mga magaling na vlogger. Dahil ano po, siya ay patas, no? At hindi mahilig mag-imbento ng kwento.